Si Zion Williamson, siya nga ang pinaka-hype na college player na sa tingin nga ng mga NBA analysts ay pag-aagawan sa NBA draft this year. Sa height nga niya na 6'6", 6'7", power forward at 285 pounds ay napaka-explosive nga nitong si Zion. This year nga sa NCAA season ay nag-a-average siya ng almost 22 points at 8 rebounds a game. Ang nakakabilib pa dyan ay napakataas tumalo ni Zion. Kahit pa nga ang bigat niya ay nasa 285 pounds. Mataas din ang field goal percentage niya lalo na nga around the shaded area at maganda ang body control pag tumitira sa ere. Marami mga NBA analysts na nagkukumpara sa kanya kay LeBron James. Pero ang tanong ay kaya nga bandalhin ni Zion Williamson ang hype pagtungtong niya sa NBA. Since ngayon niya ay every year ay nag-i-evolve ang game sa NBA. Sa height nga ni Zion Williamson na almost 6'7", 285 pounds ay maliit nga para maglaro siya ng power forward. Katulad din ni Draymond Green. Pero magkaiba naman kasi sila ng playing style. Una, si Draymond Green ay defensive anchor at kaya mag-facilitate ng plays at kaya ding dumepensa sa mas malaki sa kanya. Idagdag mo pa dyan ang mga unnecessary tactics nga niya sa game. Si Zion Williamson naman ay more on scoring ang game. At sa opinion ko lang ay mahihirapan siya maglaro ng scoring power forward. Lalo na nga't nakilala siya sa mga explosive dunk niya. Sa bigat nga niya 285 pounds ay posible pa nga daw umabot ng 300 pounds. Sa malamang ay humina ang tuhod nito pagdating niya sa kalagitnaan ng season sa NBA. Tandaan natin mga tol, sa NBA ay mayroong 82 games at sa pagitan ng mga games na yon ay almost one day lang. At kung minsan nga ay wala pa. Ang isang senaryo na pwede nga mangyari kay Zion ay ang nangyari kay Anthony Bennett. Hindi ko naman sila pinagko-compare pero ang isa kasing factor kung bakit hindi talaga naging effective si Anthony Bennett sa NBA ay dahil pinaglaro siya ng small forward. Compare sa natural position nga niya na power forward. Na maliit nga daw para itapat sa mga malalaking kaposisyon niya. At mabagal naman para naman maglaro ng small forward. Dahil nga sa nag-i-evolve ang NBA every year ay nagkakaroon ng mga bagong extraordinary players. Like Luka Doncic, Ben Simmons at ito pa nga si Nikola Jokic na mga 6'10 and above na kaya maglaro ng point guard. So, si Zion Williamson ay kailangan mag-adapt sa NBA at posible mag-iba ang game style niya kumpara sa na nakasanayan niya sa college. At kailangan din niya mag-improve ang outside shooting niya bago dumating sa NBA lalo na't malalaki ang makakatapat niya sa posisyon niya. So mga tol, ito ay opinion ko lang at pwedeng maging mali ako pagdating ng panahon. Pero yan yung nakikita kong issue ngayon kay Zion Williamson. Lalo na nga't pinabibilis ng NBA ang game nila at priority nga ang high scoring game. So salamat ulit mga tol at huwag nyo naman kalimutan sanang i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel.